Guys, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayong araw na to, guys, tuturo ko kayo kung paano magkabit ng voltmeter sa inyong mga motorsiklo. So, ang voltmeter, guys, ang isa sa pinakamadaling ikabit sa ating motorsiklo kasi dadalawa lang yung wire niyan. Isang red at isang black. So, yung red positive, yung black negative. So, yung black, guys, napakadaling hanapin niya kasi any metal part ng motor natin, as long as walang pintura, walang kalawak, is ground na. Tapos yung positive wire na lang, ikakabit natin yan sa ignition switch doon sa accessory wire. Okay, so babaklasin ko lang tong headlight para makita nyo kung ano yung accessory wire na tinutukoy ko. Ito na yung ating wire ng ating voltmeter. So dito ko siya in-install. Ayan. So para nakikita ko siya habang nagde-drive ako. Tapos tulad na sabi ko kanina, dalawa lang yung wire niyan. So una-una natin hahanapin, guys, is yung accessory wire. So para malaman nyo kung ano yung accessory wire, ito ignition switch. Meron yan dalawang wire. Ayan. Ito. Isang red, isang orange. Yung kulay red, guys, yan yung nakadirekta sa baterya. So, kahit nakapatay yung ignition switch nyo, meron yung power. Itong kulay orange, yan yung nagkakaroon lang ng power kapag naka-on na yung inyong ignition switch. So, dyan tayo mag-tap sa kulay orange wire na yan. Ayan. So, kapag tin-raise yan, ito siya. Ayan. So, tulad na sabi ko, dadalawa lang naman yan. Isang red at isang orange. So, sa orange wire lang tayo mag-tap, guys. Yan yung ating accessory wire. Okay, guys. So, naikabit na natin yung ating red wire. So, black wire na lang tayo. Tulad na sabi ko, guys, any metal part ng motorsiklo natin is dinadaluyan ng ground. Kaya, hanap lang tayo dyan ng pwede natin pagkabitan. So, lahat dyan. Ito, multi-tester ko. Nakakabit yan. Yung isang terminal niya, nakakabit sa positive. So, itong tester ko, didikit ko lang sa metal part. Ayan. Ayan, nakikita nyo, may ilaw na siya. Pero pangit naman ko, dyan tayo magkakabit, diba? Ayan, so yung mga screw, mga tornilyo na yan, good source of ground din yan. Ayan. Tapos dito, may ground din yan. Ayan, nakikita nyo, may ilaw. Even yung mismo ignition switch nyo, yung body na ignition switch nyo, good source of ground dyan. Ayan, nakikita nyo, may ilaw yung tester natin. Diba? pero ang pinakamaganda, guys, humanap na lang kayo ng wire, ground wire. Ito, sa headlight natin. Itong socket na to, connected yan sa headlight. Itong pinakamatabang black wire na to, ground wire yan. Ayan, tignan nyo. Pag dinikit ko dyan yung test light, dito sa video. Ayan, nakita nyo, may ilaw yung test light ko. Ayan, ibig sabihin yan, ground wire yan. Okay. Itong isang black wire na to, hindi yan ground wire eh. Ewan ko bakit black ang ginamit dyan, pero sa signal light kasi yan. Itong black wire na to, ito lang ang ground wire dyan. Ayan. So yan yung pagkakabitan natin ng ating ng black wire ng ating voltmeter. Ayan, guys. So meron ng reading ngayon yung ating voltmeter. Ayan, pag pinatay ko yung ignition switch, mamatay din yung voltmeter natin. Ayan, wala. So, on natin yung ignition switch.
Yan, so meron na siya. Okay, so kailangan kasi guys, lahat ng kinakabit natin ng mga ilaw eh namamatay kapag pinatay na ignition switch. So dapat walang natitirang accessories na nakabukas pag nakapatay na yung ignition switch natin, guys. So yun lang, ganun lang kadali guys magkabit ng voltmeter in less than 3 minutes, kayang-kaya niyong i-install yan. So yun lang guys, maraming salamat.